Ang simpleng pagyakap ng ina sa bagong silang na sanggol sa mga unang minuto ng kanyang buhay, malaking bagay para mailayo ang bata sa sakit, impeksyon at maging kamatayan. Kaya bukod sa Department of Health, ay sinusulong na rin ng World Health Organization ang unang yakap protocol sa mga ospital na pwede rin gawin ng mga ama sa kanilang supling. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sabi nila, wala raw hihigit pa sa pagmamahal ng isang ina. Ang ilan nga, sa kanilang mga bisig at hindi sa incubator, pinipiling mainitan ang kanilang bagong silang na sanggol. Sa Josefa Bello Hospital, matagal nang hinihikayat ang konseptong yan ang kangaroo mother care. Kulang kasi ang mga pasilidad para sa premature babies, lalo na sa mga pampublikong ospital. Ngayon, modelo yan ng World Health Organization sa kanilang kampanyang unang yakap para sa mga bagong silang na sanggol. In Fidelia Hospital, and the media saw firsthand many of the great practices that we're trying to export all over the region. And Fidelia noted that they had seen a major reduction in neonatal sepsis cases and deaths, neonatal cases, NICU admissions, and neonatal deaths. Epektibong paraan daw ang unang yakap ng ina para pagtibayin ang natural bond ng ina at sanggol at maayos ang kondisyon ng premature at may sakit na baby. When a baby is put in skin-to-skin contact with the mother, the baby has, it keeps warm. Cold is something that is dangerous and can lead to infection. So by keeping warm, that's one. Another way is that when the baby is in skin-to-skin contact with the baby is getting the mother's family bacteria on the baby. This is protected. This is the friendly bacteria. Napopromote din daw nito ang pagpapasuso o breastfeeding. Gaya ni Mommy Leslie na naabutan kong yakap-yakap at pinapasuso si baby John Lawrence. Masaya po ako dahil buhay po siya. Sana po hindi po siya sakitin. Was not separating the baby from his or her mother. So that full first breastfeed could be completed. Pati mga ama ng mga sanggol, hinihikayat ding mag-unang yakap sa kanilang mga supling. Sa datos ng WHO, dito sa Pilipinas at sa Western Pacific Region, isang bagong silang na sanggol kada 2 minuto ang namamatay. Umaasa ang WHO na sa tulong ng unang yakap, 50,000 sanggol ang maililigtas sa sakit at kamatayan. Bukod sa Pilipinas, meron na ring unang yakap campaign sa ibang bansa tulad sa Cambodia. Jamie Santos, GMA News.